So what's up sa inyo mga Pops? So ito nga, may iba naman. So hindi muna kalapate yung ipapakita ko sa inyo ngayon. May ipapakita ko sa inyo ngayon mga Pops, yung isa sa pinaka-importanting equipment na ginagamit namin sa aming hanapbuhay. So ito nga yung door roller mga Pops. Ayan, so ito, napaka-importante ng door roller mga Pops sa mga gusto mag-bakery. Kasi dito pinapakinis yung dough, yung masa na gagawing tinapay. Kaya every person na gusto magtayo ng bakery, kailangan mag-provide talaga ng ganito. So ito, ipapakita ko sa inyo yung mga parts niya at kung ano-ano yung mga functions nila. So yung mag-start tayo mga Pops dito sa kanyang motor, sa baba, ito. So yung kanyang motor mga Pops, yung kulay verde na yan, yan. So 1.5 horsepower nga pala ang lakas niyan. So doon sa iba na nahihinaan sa 1.5, pwede nyo naman palakasin yan, depende sa pangangailangan nyo. So yan, dito sa motor na to, nakakabit yung pump belt mga Pops, yan yung pump belt na nakakonekta naman dito sa bilog na to na kung tawagin ni bola. Yan, ito yung kabuuan ng bola mga Pops, yung parang barbell. Yan, dito sa bola mga Pops, mayroong sprocket yan dito, yan, na pinagkakabitan ng kadena na nasa loob naman itong chain cover. So yan, yung kabuuan ng chain cover mga Pops. May chain cover yan para maprotektahan at mapanatiling malinis yung kadena. At protection na rin sa mga gumagamit. So yung kadena na yan mga Pops at saka yung bola, yan yung tumutulong para mapatakbo o mapaandar itong roller mismo. Itong roller na nasa gitna, yan. So sila-sila yung mga magkukonekta para mapaandar itong roller. Yan. So dito iniipit at pinapakinis yung masa. Ito naman mga Pops, ito nasa gilid na to, yan, at saka ito. Yan yung tinatawag na divider. So meron yan para hindi umapaw yung masa papunta rito sa kanan, papunta sa kaliwa. So para maging stable yung masa dito sa gitna, kaya meron divider. Yan yung flooring niya mga Pops. So dito naman tayo mga Pops sa tinatawag na controller. Ito, yan, isa, dalawa. So ito yung iikutin niya mga Pops kapag gusto niyo pasikipin o paluwagin yung roller niyo. So iikutin niyo yun magkasabay. Lagi magkasabay yan, kaliwat kanan. Pag gusto niyo masikip, bihitin niyo paloob. Pag gusto niyo maluwag, palabas naman. So depende mga Pops sa pangangailangan niyo sa masa kung ano yung gagawin yung tinapay. Yun, depende. Yun ang magiging function ng controller na yan. Pagpapaluwag ng roller na to. Yan, laging pantay dapat ang pihit para pantay lagi yung masa. So yan, dito naman tayo mga Pops sa fuse box. Ayan. So itong fuse box na to mga Pops, may nakakabit na kadena. So yan. Ito naman kadena to mga Pops, nakakabit dito sa tinatawag na foot brake. Yan, ito siya. So napaka-importante ng foot brake na yan mga Pops sa gumagamit ng roller. Para in case na may mangyaring hindi inaasahan, eh madaling mapapatay yung roller. So yan, bali pag inapakan yung foot brake na yon, mamamatay yung fuse at iipitin naman ng brake pad. Yan, bola nakakonekta na yan. So sabay na mamamatay yung makina tsaka yung roller. So ganun kaimportante yung brake na yan sa gumagamit ng roller. So yun, sa mga susunod na video nga pala mga Pops, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit to. So yun, bali salamat ulit. Hanggang sa muli. God bless.